kabut ya boleh kerinta. Eh, tubig tubig ka na po. Naman lang itubig din niya lagi pa. Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe at hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, ayun, isubscribe na aking YouTube at follow na rin sa aking Facebook page. So for today's vlog mga buddy, ay nandito tayo sa Sierra Bulyones, Canlangit, Bohol, kung saan nandito yung ating mga duck farming itikan mga buddy. So, ang may-ari ng itikan nito, buddy, ay si Balyo Ilbiro Bisas alias Guapo. So, siya yung ano natin, nating bida ngayon. So, nandito yung kanyang itikan. Dinalhan namin ng pagkain. Pero yung mga itik niya, mga buddy, inalalayan lang namin ng feeds. Kasi, ang ano talaga dito, pinagalagala itong mga itik na to. Pero sa init ngayon, mga buddy, ay wala gano silang makita ng mga pagkain. So, kunti lang yung mga tubig. So, inalalayan namin ng pagkain, ng feeds, para magka-produce ito, maka-itlog pa. Maka-produce ng mga itlog pang balot. So, ayan buddy, ito na yung mga itik niya. Napakarami. Nasa mga 200 heads ito, buddy. So, ayan. You know, yung pagkain namin, buddy, ito ang sa Filmico, Abimax. So, maganda ito pang liring sa ating mga itik. So, ayun, napakadami nito, buddy. Yung ratio nga pala dito, buddy, ay sa isang lalaki nga itik ay 7 nga babae. Yun, yun yung ratio. So, yung mga ano talaga siguro ito, buddy, mga 6 siguro yung mga lalaki dito. So, hindi maganda, buddy, kung maraming mga lalaki kasi hindi yun mangingitlog. So, hindi naman maganda, buddy, kapag marami, masyadong marami din yung babae kasi hindi na fertile yung ano. Walang sisiw na sa yung itlog, hindi siya magiging balot. So, yan yung ano, dapat balance lang, buddy, para makakuha ka ng magandang itlog, klase ng itlog. So, ayun, pinapakain na ito, buddy. So, ang kagandahan nito, buddy, ay minimum lang ang gastos natin sa feeds kasi atin lang itong ipapastol. Katulad ng mga kalabaw, buddy, papastol lang natin, mga baka. Ganito din sa pag-itik, buddy, kung gusto nyo nga kumita ng malaki sa pag-itikan. So, ngayon lang itong pagkakataon na pinakain namin ng feeds kasi nakainit namin dito yung mga itlog nila. Hindi sila gaanong makaproduce at saka yung quality ng egg nila ay hindi masyadong makapal yung kanyang shell. Kasi, ayun, mainit nga. So yan, karaming itlog, buddy, oh. So yun, ito lang yung trabaho natin araw-araw, buddy. Namumulot ng itlog. So napakasimple. At pagkatapos yan, buddy, nga natin yan kunin, ay ilagay natin yan sa incubator para ayun, magiging ano na siya, para maging balot. So after mga 17 days, 16 to 17 days, ay pwede na itong i-harvest, buddy, at ibenta sa mga vendors. So sila lang yung kumukuha dito sa amin para ibenta. So, yan yung isa sa lucrative business namin dito, buddy. Ang pag-alaga ng itik. Ayun. Tingnan nyo, buddy. Oh. Napakaraming itlog. Ayan, buddy. So, ngayon, buddy, mga nasa 40 siguro yung mga itlog dito. 40, 50. So, yung mong nakaraang mga buwan, buddy, yung ano pa, yung rainy seasons pa. So, maganda yun kasi kapag tag-ulan, marami silang mga itlog kasi meron din silang maraming mga kain tulad ng mga kohol, mga ganyan, mga damo, ayan, pwede yan, mga kulisap, kahit ano-ano, buddy. Meron silang makain kapag tag-ulan. Pero ngayon, buddy, tig-init, ay hindi sila masyadong makahanap ng pagkain. So, ayan, nilalayan namin ito ng mga feeds, ganyan. So, ayan, buddy, marami na tayong nakulintang itlog at atin itong idalhin sa incubator. At bago muna yan, buddy, ay atin muna silang pakawalan dito sa kanilang kulungan, ay atin silang ipastol. Ayun, buddy, magpastol tayo mamaya. Asa nila ka daw? Hindi ako iro niya gukdon lawa sa bugsa ni sa bugsa ng kalabayan.
sa uli na. Oh. Mukadlaw. Uli na namin yung buwan. Isang buwan na ito. Amo, uli na na. Nablo ko maglairo ulawi. Ano yung tayan? Hala, sugam na gano. Hindi ka saan isuho ko bubantay na ito ang baga po nga katog dito. Ako rin Domingo. Ades Badur. Anak kanaan? Kanaan. Huwag di gamay, laginip pa. Lagsan mo to? Ano yung ligaan dyan? Ato na po siya, ato ka daw gangan ko. Hindi panguhag na puti. Kay? Hindi na ba huwag tabong? Hindi huwag tabong? Nagatabong mga puti ito. Nga naman di ay na? May matlog na eh. Ano yung tabong ito eh. Ah, maaan sa uban? Eh, walang di ka doon yung matlog kaya kasi siya huwag magandagan. Asa man sila mo doon? O may tubig na pa? Ang nato siya siya, lingaw to. Lingaw to ng bataan eh. Ah, ngayon mo ito mag-anaan na tungitik. Lugundugo ni siya. Ah, dali, sapa diha diha eh. Basak. Eh, magbasak na. Basak yung masugot po sa lugaw yan ng ilang basak. Ah, ngayon sila kay kuhon. Kaya huwag mo muna na up. Ano yung kanha? Hindi ba nila? Hindi ba nila dito ron? Hindi. Eh, ah, bigyan niyo. Ah, ano yung paborito nila? Eh, sugang tubig ka na po. So ayan ba di, dito namin na pinapastol yung aming mga itik. So dito sila naghanap ng mga pagkain ba di. So meron ka palang tubig dito ba di, kasi gikan ito sa kagubatan. So maraming mga kahoy dyan sa taas ba di. So makaproduce tayo ng mga maraming tubig dito ba di. Ayan o, lakas ng agos ng kanal. Pero hindi yan nangagaling sa dam ba di, galing yan sa taas yung mga kakahoyan. Ayan, makaproduce ng maraming tubig. So ayan ba di, dyan sila naghanap ng mga pagkain, mga kuhol. Kahit ano dyan, mga damo-damo, ay kakainin nila ba di. So, dyan yung isa sa pamamaraan ba di, makatipid ka sa feeds ng iyong kung mag-itik farming ka. Kung meron kayong mga malawak na mga palayan, i-recommend ba di na meron kayong mga itikan. Kasi maganda ito sa iyong palayan kasi ang kanilang kinakain ay yung mga insekto sa palay, yung mga peste sa palay, tulad ng mga kuhol, mga uod, mga damo, ayan, kinakain yan ba di. At ang kanilang mga dumi ay kapag nalanta yon ay fertilizer din yon sa inyong mga palay. So, napaka-double purpose ito ba di. Kung mag-alaga kayo ng mga itik, ay sinigurado ko na mas maganda yung ani nyo compared sa kapag ay nag-apply ka ng mga medisina ba di, na pangpatay sa mga insekto, mga piste sa anyong mga palayan. So, ayan, organic din ito ba di. So, ayun ba di. Ito sila, naliligo, nag-swimming itong mga itik natin dito ba di sa may kanal. So sa init naman ngayon ba di, ay dyan sila nag-swimming. Ayun, so napakalakas ng agos ng kanal dito.
ay ito yung ganahan ng mga itik. So kapag ganito ba di, mga malalamig na mga lugar, ay maganda nga mag-alaga ng mga itik. Kung wala kayong problema ng mga tubig at saka meron din kayong mga palayan ganyan, ay recommend na meron kayong mga itik, ano? So ayun, mga village nga pala nito ba di, kapag ang mga itlog nila, kapag peak season nila, ay dito, mga 200 heads ito sa aming bade. So makakuha sila ng mga 120 to 150 ganyan ang itlog nila makuha araw-araw kapag ay ting peak season na bade. Pero ngayon bade, tag 30 lang at sinapektuhan na sa El Nino bade. So napakalaki talaga yung epekto ng El Nino sa amin dito sa Bohol. Kung kaya't ay yung mga itik namin, so halos naman lahat napiktuhan, kahit na yung mga baboy, ay yung mga iba, mga baka, kabaw, ay napiktuhan din ang kanilang growth kasi nainitan din sila. Kagaya din itong itik ba de, ay nangailangan din ito ng hindi masyadong mainit ba de, para makaano sila, makaproduce sila ng magandang quality at maraming mga itlog. So ayun, pasalamat tayo kasi merong agas ng ngayong kagubatan, merong tubig. So ayun, nag-iupahan mo din, ayun. Ganyan kasi sila mate. Yung babae ang kanang brown, ang yung puti ba di, lalaki yun. So yung ilanan yan ba di, kung yung lalaki tsaka babae, makita nyo sa kanyang buntot. Yung lalaki ba di, yung kanyang buntot ay kulong. Yung babae naman ay patuwid lang yung kanyang parang kanyang buntot. So yan yung kaibahan. At saka yung babae rin ba di, kung marinig nyo ang kanyang kak, yung kwak kwak ganyan yung tunog, ay babae yun. At saka yung lalaki ay hindi ganun yung kanyang boses, para siyang ganito ganyan. So ma-differentiate nun naman. So ganyan ba di, dapat ay kung mag-alaga kayo ay dapat alam nyo rin yung mga basic, no? Basic na yung mga kasirian nila, para ma-equalize nyo yung gano'ng kadami yung lalaki at gano'ng kadami yung babae na gustuhin yung mag-business kayo ng ganito. So ang business na to ba di, napakaganda, walang lugi ganito business ba di. So anang tiyaga lang, hindi matamad-tamad, kasi kapag ay tamad-tamad kayo, so pwede kayong malugi, kasi meron naman itong mga predators ganito ba di, yung mga ligaw na mga aso ganyan, yung hinahabol nila yung mga itik mo. So ayun, kapag ay habulin yun, kakainin, so less na yun sa iyong mortality, sa iyong rate, sa iyong mga alaga, yung mga ligaw na mga hayop, kung meron man sa inyo, mga ligaw na usa, ganyan, mga ahas, pwede sila itong tuklawin. So marami din itong mga predators ba de? So kailangan talaga kapag ay magpastol kayo, ay merong nakabantay. Ayan, meron kayong suhulan, yan, pasahod kayo ng tauhan na magbantay, or pwede kayo na yung magbantay. So okay naman ito ba de? Panglibangan lang, at the same time, meron ka ding income. So mas maganda na to ba de, kung compare ng mag-apply ka ng trabaho. Mas maganda pa ito kasi hawak mo pa yung oras, enjoy ka pa sa iyong trabaho. So ayun, relax ka. Tingnan nyo ba di yung kapaligiran. Relax sa iyong mga mata, bita ba di. Hindi ka stress. So yan yung ating gawin. So hindi tayo ma-stress. Enjoy lang tayo sa ating life. So ganyan yung kagandahan pag ay nag-farming ka. Lalo kung meron kang mga ganito, mga itik, duck farming. Ayun ba di. Please keep on watching. Maka na.
So ayun ba de, may nabol yung binan ko. May ligaw na aso dito ba de. Na ito yung may kita nyo. Nandoon no, yung itim na aso. So dapat yun ay abugin ba de para hindi makalapit dito sa ating itik. So wag naman patahin ba de kasi cruelty yun. So merong mga ano dyan. So iwasan natin na pumatay ng mga aso. So atin lang itong hindi lang natin sila abugin lang para hindi sila makalapit dito sa ating mga itik. So ayun lang ang diskarte nito ba de. Hindi naman nila sasaktan itong mga itik kung meron namang nagbabantay ba de. So yung mga ligaw na mga asong yan ay ayan, naghanap sila ng mga makakain. Walang tag-iya, walang may-ari ba, nag-alaga. So atin lang silang itaboy lang natin sila. So wag lang natin silang patayin no? So itong ating mga itik ba de, nag-enjoy lang dito sa tubig. So kung meron naman silang makuha dito mga snails, ayan, mga kuhol, mga ayan, may mga damo-damo diyan ba de. So kinakain din nila yan ba de. Ayan, nag-enjoy yung mga itik kapag nakita natin na mag-enjoy yung ating mga itik ba de. Makita natin na yung resulta ay marami yung napoproduce nilang mga itlog. So maganda yun ba de. Magandang business yan. Kung makaproduce man tayo ng kahit nga mga 3 tray sa isang araw. So yung isang tray dito sa amin ba de is 450. So 450 times 3 is nasa ano na 1350 ang isang tray. So maganda na yun ba, 1,050 ka sa isang araw. So talo mo pa yung mga empleyado sa kumpanya. Ayun, hawak mo pa yung oras mo. Yung kagandahan dito ba de. So sa mga buddy ko dyan nagbabalak mga FW na may balak ng mag business ng farming, I recommend ngang pag-itikan ay napakagandang negosyo. So yung mga itik na mga itlog natin yung nakuha ba de, ay pwede natin yung ipasok natin yun sa incubator para makuha natin, magawa na yun, magiging balot. So mga after mga how many days, 15 days sa pag-incubate, so pwede na yun natin na ibenta. So mayroong mga buyers doon. So ayan mga buddy, dito lang po nagtatapos ng aking vlog. So salamat talaga sa inyong panonood. So hindi ko kayo maisa-isa mga buddy. So ayan, salamat talaga. Ayan, paki-subscribe na at paki-follow na sa aking Facebook page. Thank you. Happy farming mga buddy. Keep safe. See you in the next video. Bye-bye.